ba yung may sa amin before, sa may personal rider ko, mm-hmm. alam niyo naman siguro yun. Diba ko kung nandiyan pa rin kayo doon kayo. Ganito nangyari nun. Pinalabas ko lang na mag-Japan siya, na mag-ibang bansa siya. Mm-hmm. So, hindi, kung matatanong mo kung bakit ko pinalabas lang yun, mm-hmm. pero hindi naman talaga totoo na mag-ibang bansa siya mm-hmm. or mag-Japan siya. Mm-hmm. Pinalabas ko lang yun dahil bigla siyang nawala. Okay. I mean, bigla na lang niya akong iniwan. Parang dilemma na gano'n. Dahil, ang totoo niyan is, etong ex ko, syempre, napapanood niya yung videos namin ng personal rider ko. Nagko-comment siya sa mga social media ng babae. Kasi nga, alam ng babae kung personal rider ko na hiwalay kami. Totoo naman, hiwalay naman na talaga kami. Wala na talaga kami ng wala na talaga kami. Kaya yun, sinabi yun na talaga sa kanya yung totoo. Kaso nga lang ito, yung ex ko is ginuloy yung babae. Mm-hmm. Yung nagko-comment lagi siya. Mm-hmm. Ano yan, may isang tanak na yan, may mayroon na yan. Parang yun, tapos lang. Nag-chat siya sa babae. Mm-hmm. Ngayon, sabi sa akin yung babae, parang ako ba, hiwalay na kayo. Ba't ginugulo ako? Na... So parang binabahuran natin. Oo, parang gano'n. Kaya huwag naman yun. Sabi ko, ba't hiwalay naman kami? Ba't na ano? Ba't ano, parang ginugulo pa niya yung babae. Ginamit yung babae. Kaya sabi ko, huwag naman kami. Yung babae ko, nag-chat sa akin. Sabi na lang sa akin. Alam ba, hiwalay na kayo. Ganyan. Ayaw ko, ayaw ko ng gulo. Sabi ko na, sabi ko kasi ayaw ko ng gulo. Ganyan. Yun, hanggang sa bigla na lang niya akong, hindi na rin siya na. Nawala na siya. Parang umiwasan na lang niya ako kasi ang magkagulo. So, yun. So, back to bottom na ulit ako. Nag-arap ulit ako ng pasaya. Hanggang dumating yung nabok na ako ng ex ko. Yung ito ay nari na. Yun, doon ay dumating yun. Doon di kayo naging okay, no? Doon, actually, okay na rin kami kasi Oo, hiwalay kami, tapos yun, nabalikan ako ngayon, tapos yun, doon kami nag-boom. Nag-boom yung channel ko. Tapos, yun nga, last year lang nag-hiwalay kayo. Oo. Nakasubay ko rin ako dyan yun. Sino may problema? Sino may problema? Actually, wala naman may problema dati. Nung okay pa kami, diba nagkabalikan kami? So, nung nagsama kami, atas 6 months, nag-hiwalay yun. Actually, ganun talaga yung pinagsimula ng away namin dati. Ay, no problema namin. Ang naging problema kasi noon is huling-huling vlog namin yung Flower Festival. Mm-hmm. Yung may sinariyan siyang contest, ng ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ganito nga, una-una, pinapayagan ko siya na mag-practice na ganyan-ganyan. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya. Pero hanggang 11 to 12 ka lang, ng ganyan-ganyan. Kung ganun ba, papunta madaling araw, syempre kasi, paano naman pag umuwi na dito, tulog ka, tapos paano yung time mo sa pamilya? Mm-hmm. Ganyan, tapos umuwi na dito, tapos gigising na hapon na, tapos pamuntakos ka ulit. Diba, ganun-ganun? Sabi ko sa kanya, sure, tuloy kami niya, may pamayo ko sa kanya yan, sa mga dalagat, binata na partner ko. Na ganyan-ganyan. May pamilya ko, syempre, ito naman sa akin yan. Tsaka, iba na yung responsibilidad, pag ganun ko. Kung may pamilya, hindi mo na kailangan sumali sa mga ganyan-ganyan. Pero ako sabi niya, kasi yan daw naman yun. Diyan daw siya masaya. Tagal na nga daw yung ginagawa niya. Kasi dati, dami daw siya kasano din niya. Sabi ko, sige, okay na. Pero huwag ka naman magpapabot ang mga madaling na ginagawa niya. Kaya syempre, hindi na, ito yun na parang hindi yung
yung hapon, punta ka na naman doon. Tapos wala na tayong sasabi mo na ako. Parang hindi yun yung parang logit ng isang nanay at asawa. Oo, tsaka syempre, hindi na kung pamilya naman ako. So, dapat, huwag ano lang. Mayro, ano? Alam mo na yung, magbabago na kasi yung parang perspective. Wala na yung barkada. Oo, oh, wala na. Nandiyan yung barkada, pero mas pero din yung pamilya. Pamilya. Diba? Magbabago na yung pananaw ko ito. Ngayon nga, kasi mo pali, ayun nga, sabi ko, one time, ito na, ganito. E di, may pupuntahan natin kami nun. Siya sabi ko, ba't pala pala nga ngayon? Mm-hmm. Matuloy lang na, siguro, four. Pero sabi niya, nag-text doon, ito siya, sabi niya, malapit lang mga pinag-passing nila. Mm-hmm. Four. E di, sabi niya, umatak ko siya, wala doon nag-open ng cake, nag-ganyan. Mm-hmm. Kasi, ewan ko, bakit niya doon. Tapos sabi ko, hindi parang naman kung kayo ba lang. Tapos kumalik doon rin siya doon. E di, sabi ko, fine. Hindi pinagtahan ko na. Sabi ko, sabi ko naman, basta hindi naman mo. Baby, sabi ko, parang duhay pa naman niya na isang nanay. Na, di ba alam niya nun? Eh, sabi ko, ako na naman, wait mo lang. Yung pamilya na tayo eh. Kaya nakakamay pa yung pamilya mo. Iwas na yung baka, iwas na yung mga ganyan. Family comes first, no? Di ba? Oo, isa lang dalaga ka eh. Mas okay yun eh. Mm-hmm. Eh, kaso parang doon ako pinagka-problema. Tapos parang pinasama niya na, grabe ka naman kasi parang ito doon pala yung gusto niya. Mm-hmm. At matagal na nga doon niya. So sa paningin niya, parang nasasakali ka sa'yo kasi mayroon kang gusto mangyari sa kanya na hindi niya magawa. Hindi naman siya nasasakali sa akin kasi go siya, pagkailangan siya. Mm-hmm. Eh, okay lang. Ba't parang may time? Mm-hmm. Kasi hindi naman may pwedeng, ano may boy talaga na. Pero hindi naman siya sa'yo. Oo, oh, naman siya sa akin. Eh, yun nga, tapos binasama niya, yun, hanggang saan niya kami okay, hanggang na yung mga pumutak na issue. Mm-hmm. Pero ayaw ko nang i-okay kung issue niya kasi pwede na yun. Pwede na. May pumutak na issue, and then, ayun, hindi, basta, yun, that's it. Hindi ko na, ano yun. Hanggang sa nagkaroon na kami, pero, para lang namin na siya sa akin. Pero siya yung unang nandamin. Oo, siya. Kasi parang sabi mo nun, parang ilang months mo pang pinipilit na i-work out. Tama yun. Alam yun. Alam ng mga tao na asama na rin. Alam ng tao na mga nakasama yun. Nakapalibot sa akin. Mm-hmm. Na totoo ang nangyayari. Alam nila yun. Mm-hmm. Wala akong i-deny doon. Pinaglaban ko yan. Siya na doon na nandamin eh. Sabi ko pa ka sa kanya. Sabi ko pa sa kanya dati. Nagmamakapatali ko sa akin eh. Sabi ko, is parang pamilya natin. Ayaw mo talaga. Ayaw niya, hindi naman niya masaya, hindi naman niya. Siya naman talaga. Ako, pinagin naman talaga ako. Hindi ko sabihin yan kung hindi naman totoo. Pero ayun yung totoo, pinaglaban ko yun. Tapos, 3 months ko ata yung pinaglaban. Yung birthday niya, naalala ko, birthday niya. Birthday niya doon, niyayo siya. Sabi ko, nung bagay tayo, nakibay, ano, hindi niya, nabubok na ako. Ayun yan. Oo. Tapos ang isa sa mga pinasama. Parang hindi na iwan gusto niya makasama. Oo, ang isa na mga panon, mismo birthday niya, hindi namin kasama ng anak niya. Hmm? Sabi ko, ay, tanak mo na lang, inabas mo. Hmm. Ay, hindi na ako. Kasi ayaw na nga doon niya kasama. Pag lumalabas, sabi sila ng dalawa, okay. Hindi ko alam, may nag-book down ng barkada niya, ay yung kasama niya. Yung mismo birthday niya. Hindi ko alam kung sino yung barkada yun. Sabi niya, tapos, yun nga, eh, yung mas pinasama lang yun, kung sabi ko, birthday ko, yung makasama anak ko. Mm-hmm. Ay, tanong ko lang. Kaya kayo, bago kayo pumasok sa pagpapamilya, make sure na equip kayo. Eh, yun lang pinakaya. Ready kayo, pasukin yung pagpapamilya. Oo, doon ako na gano'n. Pero, pinaglaban ko pa yun. Sabi ko nga sa kanya, gusto mo nilawan na kita? Sabi ko sa akin, oh, yun ang part of that. Sabi ko, sino, nilawan ko lang. Papay ka sa ikaw sa psychic. Kung walang magbabago, walang mag-a-adjust. Pero ako yung ano, ako nag-initiate na pinagawal ko siya ulit. Sa ating kasi sa... Kasi ako na yung magbalikan sa kanya, sa ating kasi yung lang, gusto natin maging okay ko rin eh. Pero kung babae kasi nga, hindi naman nag-a-adjust, hindi niya nagbabago. Papay ka sa psychic na gano'n lang. Pero okay ka yung... Siya yung ayaw. Ako, pinagpilitan ko. Alam talaga natin tao na makapaligid sa amin. Oo, oh, yan ha. Yung mga followers ni kay Rian Lugos. Oo, pinag... Alam niyo na. Alam niyo yun. Kasi, ang hirap yan. Ito pa, dumating pa sa pali sa mga pamiging bashers. Mm-hmm. Ang hirap yan. Yung pinagkwentuhan niya, naging one-sided eh. Mm-hmm. Hindi kinuwaig sa ito eh. Mm-hmm. Diba? Ang pinaniwalaan kagad nila, is yung kwento ng babae, mm-hmm. ng kaibigan nila. Mm-hmm. Ngayon,
yung kwento niya, sobrang sama akong nalaman ko. Sobrang sama akong na hindi naman pala totoo. Totoo lang. Dumating sa akin yung mga balibalita na gano'n. Laging one-sided itong mga pinagkwentuhan niya, ngayon, ang sama akong sa kwento. Ba't hindi nila kinuha yung side ko? Diba? Which is, maniniwala sana ako kung yung taong mga nakapaligid sa amin, yung nakasama namin sa bahay, isa yun yung nagkwento eh. Yun, maniniwala ako nun. Kasi sila yung nakakalam ng totoong buhay namin. Ng totoong ano ba nangyari sa araw-araw sa amin. Diba? Hindi yung ikaw, kunwari ikaw, tropa tayo. Yung kwento mo, pinaniniwala ko hanggang. Eh, at sama pala nung ano-ano mo, ganyan pala ginawa sa'yo. Naging one-sided ka. Hindi mo inalam both sides kung ano yung... Hindi mo. Pero pinagtanggol ko pala siya doon. Ayun, ayun pala, hindi pala na open. Pinagtanggol ko siya doon. Ang dami naghahanap, ba't hindi na lumalabas si Rosen sa ganyan yung ganyan? Sabi ko, ano, busy na po siya, gusto niya maging Friday. Pinamin mo lang yun nung nag-meet na kayo. Pero totoo, nung hindi na talaga kami okay. Pero pinagtanggol ko siya kasi ayaw ko pala ba sa social media na hiwalay na kami. Parang sinasabi mo nang busy siya. Oo, sabi ko. Gusto niya ng private. Oo, sabi ko, sinasabi ko yun. Tapos, ito pa nga, may nagsabi pa nga sa akin, sabi niya sa akin, but hindi mo na sabi niya sa akin. Sabi mo na kasi sa public na, ano, tayo ko rin tayo. Sabi mo, hindi ko kaya sabihin. Kasi, pinaplansya ko pa yung ayos ko pa eh. Which is totoo na. Pero kaya mo rin siyempre masira. Oo, kasi pag sinabi ko social media na wala kami ng blink na kami, ibig sabihin, wala akong pinagumpara para maayos. Eh, nung time tayo na sinabi niya sa akin, inaayos ko yun. Inaayos ko yun sa akin, sabi ko, ayos na rin ito, gusto mong buhon, pamilya natin. Hindi ko pa sasabihin sa social media, hindi ko pa kaya sabihin sa social media na iwalay na tayo. Kasi na inaayos ko pa, kasi sa'yo naman talaga yung totoo. Diba? Yun, sabi ko sa akin na, yun, no, inamin ko lang yung kung sabi ko pagod na ako. Nakapagod rin na. Pagod na ako na sasabi ko sa'yo mga sasabi ko sa'yo. Alam mo yung buwan ay, umuwi siya. Parang paparamdam niya sa'yo na lumayo ka na, nakapalis ka na. Sabi niya pa sa akin, ba't ka pa kasi nandito? Sabi niya lang, wala naman na tayo. Kasi doon ako natap sa bahay niya eh. Eh, nandun ako kasi nandun anak ko. Sakit na. Kung nasa yung anak ko, siyempre nandun ako. Kaya sabi niya sa akin, ba't ka pa kasi nandito? Sabi niya, nandun niya lang umuwi sa bahay niya. Kaya nandun sa akin, hindi nandun ako. Tapos dinatap ko siya, sabi ko, pag may hindi nandun saan galing? Ay, sabi ko, saan galing? Sabi siya makasama ko, wala ka na pa kayo doon. Ganun yung masabi ko sa akin. Hindi lang mamanipis lang, may nabakot pa ako mati. Totoo yun, wala akong halong birong sasabihin na ano, alam na ang tao ng mga kasama natin eh. Sobrang sakit na mga natatanggap ko sa tabi ko, sino kasama ko? Wala lang pa kayo dun. Sabi ko, concern lang naman ako kasi if naman yung mangyari sa'yo, alam namin kung sino yung tao magtatanaman namin na nakasama ko. Hindi mo na kailangan pahinan ko yun kasi ikaw nga, hindi kita pahinan pa naman eh. Ganun mga sakit sa akin. Sabi ko, mahala ang kasi ang concern mo lang naman, babae ka. Gabi ka umuwi. Ang pinangyari sa'yo. Siyempre, isa ka sa mag-aalala. Siyempre, tatalanin namin. Diba? Yung type na, ano, na inaayos ko pa yun. Hanggang sa... Paano ka nag-adya sa iwalayan mo? Yun ang batong motivation? O ginawa mo batong motivation para mas lalo magpatuloy o pinahinaan ka ng loob? Paano ko nakap? Mugal? Paano ka nag-adjust sa hiwalayan nyo? Ano? Nag-adjust ako, tinanggap ko na lang, nilibang ko yung sarili ko. O kasi parang nawala ka din ng mga 2 weeks na mga... Oo, nawala ako sa pag-dugan. Parang 2-3 weeks yun. Tapos nung naglabas ka ng video, yun na yung parang kasama na kayo kita rin. Oo, yun yung kasama. Tapos yun na in-explain mo na bakit. Oo, pero yung time na is parang pagod na ako kasi na ang dami ilang months na nakalipas. Nag-post ka lang ng mga picture-picture eh, parang may pinuntahan ka na. Sabi mo, pag may problema ka, yun lang tao na yung pinuntahan mo. Kasi parang gano'n may mga nabas ka rin mga post mo na gano'n. Oo, ayun kasi yung time na pagod na papagod na ako. Siyempre, parang yung pinagsisiksikan ko yung sarili ko. Na sa taong yun,
Tapos napagod na hanggang sa balik ako ng pag-unlog, bottom land. Kasi hindi na ako mag-ubiyahin yun eh. Yung hinahan ka ng loob na? Hindi ako pinag-unlog ng loob. Hindi ako pinag-unlog ng loob. Tuloy pa rin ako sa pag-unlog. Kaya sabi ko, hindi ko pa pwede niwan pag-unlog kasi hindi na ako eh. Kasi meron na kayong parang page niya eh, na magkasama, di ba? Yung sa'yo mo. Oo. Sabi ko, dito na ako. Ba't ako makahina? Tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa... Yan na nga, dumating sa akin sa kami. Na... accidental lang naman sa akin nila, duwa-duwa daw. Ex na naman. Eh, balik ko ba? Pero po, masabi mo na kulihin ka na nung dumating si Karen sa buhay mo? Hindi pa. So, tinutulungan ka niya ngayon para... Si Karen yung lumabot sa akin. Kasi, grabe talaga yung pinagdaan ako doon. Dahil grabe yung ganas ko. Alam mo, umiyak pa ako doon. Kasi nga, tapos sabi ko pa doon sa atin niya, sa gabi niya, sabi ko, ano, mag-aayos na po kami nito, mag-propose na po ako sa aming tante, which is sa December. Sinabi ko talaga, sabi ko, mag-propose na po talaga ako, sabi ko, mag-aayos na talaga kami, hindi pa akong tulong, sabi ko, sana mag-aayos na kami, ganyan niyo, tulungan niyo ako mag-aayos. Totoo yan, hindi talaga ako sa mga kanil niya na, ano, tulungan niyo ako na mag-aayos kami. Kasi nga, willing na ako, mag-propose na ako sa aming tante, kasi nga naman eh, hindi talaga nag-aayos, tinabaho ko. Wala, hindi na binari wala. Hanggang sa, yun na nga, yun, di ba din si Harry, na labo. Hindi, accidental yun, na ganyan. Yan niya eh. Nakikita namin madalas, parang ang aliwalas na ng mukha mo, dahil ba yan sa partner mo ngayon, which is si Karen. Masaya ka naman niya yan. Masasabi ko na masaya ako. Kasi nga, yung time na pagsak ako, down na ako. Parang siya yung naglangan sa'yo. Si Karen yung, nag-alaga sa akin, siya yung nag-alaga sa akin. Talagang siya yung bumunod sa akin. Sobrang, lahat na salamat ko yun. Kasi nga, sobrang salamat ko yun. Kasi nga, dumating niya sa akin na kung hindi siya dumating sa akin, nasa na ako ngayon. Sino yung... Siguro pinagsisigil ko pa rin yung sarili ko. Diba? So, ang hirap yung pagsisigil yung sarili sa tao hindi na naman. Na pinagtatabuyan na. Which is, sasabihin ko na sa'yo na, parang sinusukan na niya ako. Ay, ayun naman talaga yung totoo. Sinusukan niya talaga. Follow-up question. Bakit siya umabot sa ganung huntong? Bakit kumantong sa ganung punto na, yun, parang na wala na siyang pakailan sa'yo? Nandalit siya sa akin. May problema ka bang binigay sa kanya or meron bang binaraan sa kanya na naging dahilan bakit siya naging ganun sa'yo? Hindi ko alam, but bigla siyang nalabig dahil nga sa May Flower Festival na talaga sa nangyayari niya. Dahil doon lang, tapos yung pinuntahan ko nga siya, nagalit siya, sabi niya, scandal yung pato. Anong sigo? Sigo ko, sabi ko, madaling araw yun, sigo, pato ako sisigaw dyan. Tsaka lalaki ako. Sisigaw-sigaw ako dyan. Kinausap kita na sa labas ka lang. Sige, usap kita, sabi ko, anong oras na? Sabi ko, hindi. Ba't hinabot yun? Hindi yung oras. Basta, sobrang, hindi ko na ipipwento, pero alam mo yung kailangan, lagi siya yung lagi tama. Na wala akong karapatan, bilang lalaki, na magsalita na ganito ng ganyan. Wala akong karapatan, parang yun lang. Sobrang hirap. Alam mo yung pagkalalaki ko, parang nakapakaan. Nasaan yung bilang pagkalalaki ko? Kinakain niya. Yun yung magiging problema. So, yun nga, napag-uusapan natin ngayon yung current relationship status mo. Which is si Karen niya. Makikita mo ba na siya na yung mga kasama mo sa dulo? Ayoko magsalita ng tapos kasi alam mo yung nasa stage pa ako ng getting to know each other. Yung kilala pa namin, yung sarili namin. Kasi kung nasabihin ko na siya na talaga, paano ako dumating yung point na magka-problema? Iwan na naman niya ako. Diba? Kasi yung sa akin, malambot ako. Konting sinuyo lang sa akin. Kaya rin iiwan ko daw ba? Kasi ayun, ayaw ko magsantanin tapos. Pero kung darating sa point na gano'n, point na. Kasi ilang taon na ako. Gusto ko na ng stable. Stability na yung layup natin. Hindi na para magbabahay. Yun, tama. Para mag-meet yung mag-loko. Oo. Ayun. Ayun. Ayun.
parang with ibang babae na naman. Mm-hmm. Eh, yun, parang hirap mag-adjust ka ulit from back from scratch. Oo, adjust na siya. To zero. Diba? Kasi kami ko talaga. Kasi yung nakasama mo na nung matagal na panahon, yun na yung kasama mo na bumuo ng punta siya ng pamilya niya, di ba? Kilala ka na rin yung both sides, di ba? Just nga rin yung kasama ko na bumuo ng mga pala. Ngayon. Kaya siya yung nakakausap ko, minsan pag dalawa na kami, nagkakapit kami. Nag-usap kami dalawa, gusto natin, maharap, hindi na yung... Hindi na yung ano, yung parang panakuhan lang. Sweet nga ng ano niya eh, ng conversation niya ng mga higher na street food eh. Oo, lalo naman. Pagkakaw ko lang yung knock-off car, kahit hindi ka knock-off car. Usap kami niya ng ano, future, anong bangun natin. Content niya. Tsaka may ini... Kumbaga meron siya initiative ngayon, siya yung parang... Minsan nakikita ko pag roll ng camera, siya yung nagsisimula ng ano eh, mga content. Pero hindi siya sanay. Hindi siya sanay before. Pero nag-adjust siya para lang sabayan yung ginagawa mo. Para sabayan lang ako. Oo, di ba? Kasi hindi naman yun. Wala, normal tao lang yan. Hindi katulad ng pag-vlog. Yung may camera, kausap mo. Sabi ko, wala sa mga yung vlogger ka, kailangan handa ka magpumantanan. Alam mo kung bakit? Kasi nagsasalita ka mag-isa, hawak mo yung camera, pinagtitingin na ka ng tao na, which is nakakahiya, pero pag pinanood mo yung sarili mo sa YouTube or kaya in-upload mo na, ganito pa na. Di ba? Pero pag nagtitingin ka ng ano, nakakahiya. Nasaan, alam mo yung ano, yung tipong ang daming tao. So, and sabi ko, ganyan, kung sasalita ko sa, ngayon, magkitingin yung mga tao, oh, baliw yun ah. Di ba? Pero, wala eh, ganyan talaga. Kailangan handa ako, hindi mukhang tanga pag mag-vlogger ka. Kasi kausap ko niyan, camera. Kasi ang ano mo naman dyan is yung isipin mo yung camera ay yung audience ko. Yung nanonood sa'yo. Di ba? Ngayon lang. Ngayon nga, sigarit nga, pumasok ko yun, sabi ko, okay, ayun. Hanggang sa, siya nag-adjust, hindi siya kaya. Oh, sabi ko, ito, grabe ka. Talagang pinapantayan niya yung level mo. Oo, go siya. Diba? So, ayun, tumako na tayo sa ating final question. Ano naman may papayo mo sa mga gusto din pasukin ng mundo ng content creation? Yung mga hindi alam paano nila sisimulan at mga pinanghihinaan ng loob. Kasi, alam mo, nanghihina lang naman ang loob ng isang tao pag binasok yung social media or pagiging content creator. Pag nakita nila na walang nanonood sa kanila or mababa yung views. Alam mo yung tipo, kunwari, 1 month ka na, kala mo, ano, upload ka ng upload, pero yung nanonood sa'yo is, wala naman, wala, parang doon ka maghihina ng love eh. Wala nang manonood sa'yo, wala nang kakita-kwenta. Dapat hindi minisip yun. Enjoyin mo lang, kahit walang views. Ano ba, dati, nung may ano lang ako, may 50 views lang ako, tuwan-tuwa na ako niyan. Sabi ko, sino tong 50 na nanonood sa akin? Diba? Kasi, ano eh, alam mo sa totoo lang, real talk lang to ha, unang susuporta sa'yo dyan, hindi pamilya. Kundi hindi mo kilalang tao. Ayun, what's social media, hindi kayo susuportaan. Susuportaan ganyan, pag nakikita na nag-grow ka na. Doon pa lang sila mapasok yung mga, uy, ano ko yun? Dali kami dyan. Oo, diba? Uy, ano ko yan? Pinsan ko yan, mga ganyan-ganyan. Pero, pag nakikita nila na mababa views mo, kunwari, views mo, 10, 20, mga ganyan. Hindi ka pa yung supportan. Nag-supporta pa yung mga ibang tao. Siyempre, uy, sino to? Panoorin natin, ganyan-ganyan. Mas, real talk yun sa ano. Pero, hindi ko masasabi yung sa pamilya ko. Pero, ganun talaga, sa totoong buhay talaga, ang una talagang susuporta sa'yo is yung mga taong hindi mo pa kilala. Yun lang. Yun lang, yung tips ko sa papasok sa social media, huwag yung panghinaan ng loob. Kasi panghinaan ka ng loob niya, pag nakita mo, baba ng views mo. Wala naman nanonood sa'kin eh, wala naman kukomment eh. Diba? Ang ano lang dyan is, tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy mo lang kahit walang nanonood, 10 views, 50 views, hanggang paangat na paangat yan. Dati nung nag-1K views ako, halos gusto kong magpapakain nun. Sabi ko, uy, nag-1K views ako! Sa YouTube, sabi ko, gusto ko ano, kaya straight natin, try lang tayo. Oh, talagang, alam mo yung ano, small wins mo, gusto ko i-celebrate. Dati, sabi ko sa kanya, sabi ko sa mga tropa ko dati, ito, pag nag-ganitong views to, sagot ko na isang bode eh. Kasi, tuwan-tuwa ako sa sarili ko, sabi ko. Headstone win eh. Oo, sabi ko, tuwan-tuwa ako sa sarili ko, sabi ko, wala,
ano na, may ganda na nanonood sa akin na ganyan-ganyan. Tapos yung subscriber, pag nag-1K subscriber, pwede naman ako, ganyan-ganyan. Kontuhan na ako nun. Kaya sabi ko, tuloy lang, tuloy. Kasi dumating naman ako sa point na walang nanonood sa akin. Alam mo yung sarili ko nanonood? Yung, ano yung video ko? Ako lang yung nanonood. Totoo yun. Kami rin eh. Totoo yun, ako lang nanonood. Inuulit-ulit lang natin. Oo. Kasi natutuwa ako sa ginawa ko. Hindi, hindi sa... proud ka eh. Oo. Hindi, meron man ay produce na ganong klase. Diba? Hindi sana, hindi sa pampadami ng views. Kung hindi, ganito pala yung ano. Yung feeling. Oo, yung feeling ko. Ganun. Talagang ano, ayun lang yung mapapayo ko. Kung walang nanonood sa'yo, huwag mo indahin. Tuloy mo lang. Mamukat mo. Yung views mo, umangat na yan. Tapos na support na yan. Madami na yan. Basta kung walang nanonood sa'yo, 1 month, 2 months, 3 months, walang nanonood sa'yo, okay lang, tuloy pa rin. Upload ka lang, upload. Gawa ka lang ng mga kalakon ng mga videos mo. Tuloy lang ng tuloy. Talagang darating yan sa point, isang videos mo is magpapaboom sa'yo at magpapakilala sa'yo. Yun lang yun. Talagang kailangan, huwag kang susuko. Kasi pag sumuko ka, talo ka. Kasi isipin mo, gusto ko ba maging empleyado na lang habang buhay? Na hindi ka lalabas sa comfort zone mo. Alam mo yung ano, yung nandiyan sa comfort zone mo, okay na to, sumasahodo ng sense katapusan. Pero pambayad lang ng bills, may matitira man, pang kape-kape lang, mga ganyan. Ang gandoan na lang ba? Ganto manda ka. Kaya ngayon, gumawa ko ng... Saka tumatanda tayo eh, hindi man habang tumatanda tayo, hindi naman stable yung katawan natin. Yeah, tama. Hindi habang buhay, kaya natin magtrabaho, magbulat ng puso. Ayun ngayon, sabi ko sa, lagi ko sinasabi sa kanila, kahit pa ulit-ulit ko pa sabihin, sabi ko, hindi habang buhay is malakas yung katawan natin. Hindi habang buhay is wala tayong mararamdamang sakit sa katawan natin. Sabi ko, hanggat kaya nyo pang gawin, yung mga bagay na pwede nyo gawin, gawin nyo na. Enjoy mo, huwag ka magtipid ng pera, tatanggol lang ang pera mo. Para saan? Para pag nagkasakit ka, may dudukutin ka? Ayun ba yung gusto mo? Na, ay, at least may ipon ako, may pambayad ng hospital. Wag. Yung pera mo, gamitin mo, mag-enjoy ka. Enjoy mo yung mga bagay na nagagawa mo. Gumala ka, kumain ka ng gusto mo. Gawin mo lahat. Hanggang bata, kasi darating yung panahon, hindi mo na kayang gawin yan. Magsisisi ka. Sabi mo, dapat pala, ginawa ko na ito nung bata pa ako, nung malakas pa ako. Buti ka pa, nakapunta ka na dyan, kasi ako nung ganyang edad ko, nagtatrabaho ako. Diba? Yung mga ganun. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggat malakas pa ako, hanggat kaya ko pa, pwedeng gumala, kung pwedeng ano, gawin ko. Kasi, balang araw, darating talaga yung panahon na, hindi ko na kaya, ang sakit na ng paa ko, may gout na ako, ang sakit na ng balakan ko, hindi ko na kaya magmotor, hindi ko na kaya lumaka, hindi ko na kaya mag-jogging, mag-ano, hindi ko na kaya, totoo yung ganun. Kaya sabi ko, hindi kaya ba? Gawin mo na lang gawin. Talagang, ayun lang. Ayun nga, kumbaga sa pag, ano, pag vlog or pagiging content creator, tuloy mo lang. Huwag ka panghinaan ng loob, upload ka lang, upload, gawa lang yun ang content, kahit anong content na gagawin mo, gawa lang. Talagang, balang araw, pag gising mo, ang taas na views mo. Ganun ako eh. Ano, nung may pasahero ako, sabi ko, ay, nahihiya pa ako dati. Sabi ko, ay, kuya, nagpa-vlog ka? Sabi sa akin, ganun. Opo, kaso walang vlog-vlogan lang po ito. Parang ano lang. Ano lang, gawa-gawa ko lang, ganyan-ganyan. Ay, talaga, sabi, anong channel mo? Hindi ko pa sinasabi, ay, huwag na po kasi wala naman akong ano, subscriber. Hindi, okay lang yan, plus one ako. Ayun, nagpalakas ng vlog ko, yung mga pasahero ko. Okay lang yan, plus one. Ayun mo yun, plus one ako sa'yo, ganyan-ganyan. Ayun sa ano, plus one. Sabi ko, eh kung maka 10 akong pasahero, 20 akong pasahero ngayon, eh di plus 20. Ayun yung minotivate ko. Sabi ko, sige, ganyan. Uy, subscribe mo ako sa kayo. Tapos bilang sabi ko, sir, mabababa pala yung mga views ko, nasa 100, 200 pa lang. Sabi niya, talaga, ano ba page mo? Tapos bilang ganun. Sabi na niya, alam mo na, Andre, eh, ito nga, 2K na to. Sabi ko, ha, 2K? Ito sinilip ko. Oh, ito yung, ano, yung last upload mo. Wala ko nga, in-upload ko lang kanina yan. 2K na, sabi ko. Isang achievement ko lang, sabi ko, tuwan-tuwan na naman ako nun. Kasi nga, sanay ako sa views ko na 100 lang, 200. Swerte na ako, 500. Below 1,000. Oo. Tapos yun, sabi sa ano, pasahero ko, 2,000 na nga itong, ano mo, yung last upload mo. Tuwan-tuwan na naman ako nun. Sabi ko, wala. Doon naman na, sabi ko, patuloy ko pa rin patuloy. Yan. Hindi ko naman malayan na ano, na umangat na umangat na konti konti. Basta tuloy lang ng tuloy, huwag kang susuko. Hanggat may pag-asa sa, hanggat nagagawa mo, tuloy na lang ng tuloy. Kasi naman nandiyan ka lang sa comfort zone mo.
diba? Na hindi ka gagawa ng paraan. Kasi katulad ako dati, magkano yung sahod ko dati, 16,000, mm-hmm. call center around before. Mm-hmm. Kaya naduwan ko ng pagiging angkas, nagampas ako na. Empleyado ako sa umaga, tapos sa gabi, angkas rider ako. Mm-hmm. Tapos ayun pa, kinaluan ko lang ano, kasi nga, ayoko yung stay lang. Ano, pag uwi ko ng bahay, papahinga na ako. Wala akong gagawin. Oo, kasi may pamilya ako eh. Diba? May kailangan ako, may goal ako eh. Gusto ko mabago. Ayoko yung stay, yung ano lang, sa trabaho ko. Contento lang ako sa pinapasahod sa akin. Hindi eh. Gawa ko na ano, ngayon, nagangkas ako. Hindi pa ako nakontento, nagangkas ako, nag-vlog pa ako. Diba? So, bali, tatlo yung ano ka nun. Multitasking yung ginagawa ko nun. Sinalo ako palang pagbablog. Hanggang sa kumita na ako sa pagbablog, kailangan ko nang bitawan yung isa, binitawan ko yung trabaho ko. Sabi ko, bago ko bitawan yung trabaho ko, kailangan stable yung income ko dito. Which is, okay naman, napoprovide naman ng sahod ko sa YouTube. Kaya binitawan ko na yung pagiging empleyado ko. Tapos, masaya pa ako sa ginagawa ko. Hindi ka tulad dati na, bago na naman, pasok na naman. Diba? Tapos, yung gusto mong, ano, may birthday, ay, kailangan dito, ganyan. Eh, hindi ko makapag-leave. Diba? Hindi ka makapagpaalam. Uy, cancel dito mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, ala, bitawan ko na to. Tapos, hanggang ngayon, sa pagbablog, is, nagagawa ko na yung gusto ko. Nagagawa na yung gusto ko, is, hawak pa yung oras ko, wala pa akong post. Kaya, ayun, lumabas ako sa comfort zone ko, in-enjoy ko yung ano. Basta importante, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Ang hirap kasing gawin yung bagay na hindi ka masaya, na hindi mo na-enjoy. Diba? Yun lang. Tuloy-tuloy lang, ayun lang yung mapapayo ko sa gustong pumasok sa mga maging content creator. So, yun nga mga Andre, no? May marami kayong natutunan sa segment natin na ito. Maraming salamat, kay Bigang Lugos. Okay, salamat din sa pag-invite. Actually, ano? Actually, first time nung may nag-interview sa akin na gantong content. Tsaka gusto ko rin naman may interview kasi nga, gusto ko rin na ang dami rin kasing haka-haka, which is nagka-issue nga dito sa akin. Gusto ko rin malabas yung side ko. Diba? Ah, wala naman ako. Kwento ko to eh. Ako bida dito. Pero sa kwento ko, wala akong halong kasinungalingan. Ah, proud ako sa sarili ko na ganun yung sinabi ko. Kasi nga, hindi ko binubuhat yung sarili ko. Hindi ko binubuhat. Sa totoo lang talaga ako. Kaya yun, may nag-interview sa akin. Then salamat din sa'yo dahil nga ganito yung content nyo na interview. At least, nalabas ko yung side ko kahit pa paano. Tsaka nakilala ko ng ibang tao sa ilalabas mong video na ito. Kaya maraming salamat din sa pag-invite sa akin dito. Sir, pleasure.